Hi guys, welcome back to Marky Sharky YouTube channel. Kailangan mo pakuluin yan. At saka kailangan mo rin pakuluin yung ito, yung lid talaga. Hindi mo nilinis at saka na-sterilize, masisira yung canned goods mo kasi ang bakterya, may bakterya yan eh. Kasi pag nagka-can ka, dapat talagang malinis na malinis na malinis. Talagang hindi mo talaga hahawakan ng kamay mo yung pag-process ng canned tomatoes para malinis na malinis at saka hindi masira. Kasi pag hindi mo nilinis ng husto, masisira yun eh. Masisira ang kamatis. Dito ko paglalagay ko na sa jar, ilalagay ko dito para dito ko na i-steam ulit ang nasa loob na ng jar. So, the process is kailangan ka nyo ng tubig na parang steamer. Or kahit hindi na walang steamer, i-ano mo lagay, ilagay mo lang dyan kasi 30 to 40 minutes lang dyan siya. Magtatagal yung nasa lagay mo na sa jar. Pagkatapos na yan, that is a finished product na pagkatapos na. So, ito yung process na paglilinis at saka pag-sterilize ng mga utensils mo. At saka yung kamatis. At saka ito yung tong natin. Ito yung bubuhat ng jar natin. I-sterilize ko rin ito kasi dapat sterilize din ito. Pero mamaya na kasi ano yan. Pwede naman ito mamaya na isunod ko na lang. Tapos ito yung imbudo. At saka ito yung magnet na ginagamit ko sa lid para idampot. You know, so ito parang guide lang pero hindi ko na kailangan to. Alam ko naman kung anong karami ang ilagay ko. So hindi na kailangan. Okay. Ito yung lemon. So lang isa lang piniga ko dyan. Pwede yung lemon at saka salt lang ang gamitin mo talaga. Ito ang citric acid. Ito ang ito preservatives nito pero hindi ko to ginagamit parati pag mayroon akong lemon kasi gusto ko natural yung gamitin. Gamitin itong tong kasi ito yung kukuha ng jar mo kasi mainit na mainit. Okay? So I hope you are ready for the process. This is how you can your tomatoes, guys. Para kasi alam nyo, kung may harvest kayo, hindi nyo kailangan ibinta lahat at hindi mo kailangan din pabayaan lang kasi malalanta rin yan, masisira. So you have to save and preserve it kasi magagamit mo kahit ilang taon pa ang makalipas magagamit mo. Kasi nga, yung canned tomatoes ko, di ba naalala nyo yun? Yung canned tomatoes ko is already 2018, 19, 20 is already 2 years. Maganda pa. Magagamit ko pa. Siguro mag 3 to 4 years pa yan. Kasi pag maganda yung pagkagawa mo, malinis na pag-preserve mo, hindi masisira yung kamatis sa loob ng jar kahit ilang taon pa. Okay? So, ito, yung kamatis, kailangan mo hiwaan ng maliit para pag mag-peel ka ng skin, pagkatapos mong i-boil ng few minutes, maybe 2 minutes only or 1 minute and half, iboboil mo ito, matanggal yung skin. So, ganito yun ang process. So, kailangan natin pakuluan yung tomatoes natin. Konti lang, siguro mga 2 minutes, pakuluan natin para matanggal yung balat. So, to peel the skin of the tomatoes, because this is a big tomatoes, malaki kasi ito na kamatis, kaya matagal-tagal siya na peel ang skin. So, I waited mga 5 minutes para matanggal yung balat. Pero madali lang naman ito matanggal kasi, tapos ilagay mo doon sa
tubig na may ice para ma-stop yung cooking niya, hindi siya ma-overcook. You know? So, kunin mo lang yung kamatis mo, ilagay mo sa may ice. Matatanggal naman tong balat nito eh. Kasi pag hindi mo ilagay siya sa ice, ano, magkukok siya all the way. See? Ang iba, tinatanggal yung buto, pero ako hindi ko na tinatanggal yung buto. So, tinatanggalan lang ng balat. So, lahat ito, tanggalan lang natin ng balat, okay? Pagkatapos mong magtanggal ng balat, slice mo na ito. Kasi gusto ko i-dice tomatoes ito eh. So, slice siya ng dice, parang pangluto na na, ano, serving ba? Pang mag, ano, magluto na. So, like, ganyan na. Ang lalaki kasi, tapos ang init-init pa kasi kakaano ko lang sa, kakakuha ko lang sa, ano, apoy. No? So, ganyan lang. Slice. Dice. Take out the jars, or maybe I will do this one first because you need to really make sure that you don't touch it by your hands and it's super super sanitized. Okay, and then ang jars natin. It's sanitized, right? Very clean. Then yung lid, ouch, the lid. Kailangan malinis na malinis. Kailangan huwag mong hawakan talaga kasi yung kamay natin may bacteria yan. Pag may bacteria yan, masisira yung kamatis natin, masisira yung i-preserve natin. So, kailangan malinis na malinis at sanitize talaga. Okay? So, ito yung gagamitin natin pang sandok. Tapos, ito yung kosher salt na ginagamit namin natin dyan. Yan yan, ito yung, this is the lemon. Okay, yun ang alam mo, yung preservatives na ginamit natin dito is lemon lang at saka yung kosher salt. Yun lang. So, kailangan huwag mong hawakan na kahit saan at saka yung pinakuluan mo nito. See, pinakuluan mo na to eh. Hindi na masyadong makulong ng makulo, hindi na kailangan kasi i-bath mo pa, hot bath mo pa yan eh. Okay, so remember, sinanitize ko lahat at saka hindi ko hinawakan lahat. Okay? So, ito, isasawsaw ko muna dito sa ininit na tubig yan para malinis na malinis yung budo natin. Okay? Ito lang yung gagamitin ko. Tinidor. Maliit lang naman kasi maliit yung bunga nga ng jar, na, jar ko eh. Okay. So, kailangan malinis na malinis siya. Yung tubig nito, wala akong inada tubig dyan. Tubig yan ng kamatis talaga. That's the tomato juice itself, by itself. So, huwag mo na masyadong punuin. Kasi pag masyadong mapuno, kailangan na nasa guhit lang. Kasi, bigyan mo ng space na makahinga rin. Okay? Yan. Ilagay mo to. Huwag mong hawakan talaga kasi pag hinawakan mo tapos hindi marinis yung kamay mo, masisira yon, masisira yan. Okay, tapos pag hinawakan mo yung ano na lang, yung
pag tutwist mo ng lid. Okay? Yun lang ang hahawakan mo talaga. Okay? See? Ganyan lang. Okay? Okay, then patuloy tayo sa nilagay ko lang yung imbodo natin dyan sa lemon kasi lalagyan naman talaga ng lemon yan. So ito. Okay. Ilagay natin yung lemon. This is a lemon juice. So that's lemon juice. At saka ito yung kosher salt. Okay. So then at lagay natin yung lid. Tsaka yung ring niya. Yung ring niya. Okay. You just screw it. Like, tight it. Not so tight because magsisail pa yan eh. Okay. So, we made 4 jars of tomato today. So, hot bath natin ito para mag-seal siya, mag-vacuum siya, okay? So, this is canned tomatoes na nilagay ko na sa jars. So, ang last tip nito ay ilalagay mo siya dito sa tubig at saka steam mo siya ng mga 45 minutes para ma-seal siya. Ma-sterilize at saka ma-seal talaga siya. Okay? So, yan ang tomatoes natin galing sa garden natin. Okay? This is the last process, the last step of our tomatoes.